Nadiskubre sa isang kuweba dito sa Pilipinas ang species ng tao na di umano'y mas matanda pa raw sa Homo sapiens. Ang mga nakuha sa Cagayan ng mga ngipin at bahagi ng mga buto ay galing daw sa tinaguriang Homo luzonensis. Ma-report si Mark Salazar. Ang pira-pirasong buto at mga ngipin na ito, maliit lang na sulyap sa nakaraan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Bago pa pala dumating ang Homo sapiens o yung lahi ng tao ngayon sa mundo, may mas luma pang tao 50 to 67,000 years ago sa Luzon, ang Homo luzonensis. Homo sapiens arrived in the area by 34,000. We have no evidence that they actually met. When humans were entering the area, they're still there, but somehow they disappeared. Ang grupo ni Dr. Armand Mijares ang nakahukay sa mga hominin fossil na pinaniniwala ang tatlong lumang tao sa Calao Cave sa Cagayan noong 2007, 2011 at 2015. Pitong ngipin, tatlong buto ng paa, dalawang buto ng daliri at piraso ng buto sa hita ang nakuha. Pinangalanan nila ang tatlong lumang tao na mga ubag. Hango sa kwento ng mahiwagang cavemen ng Cagayan. Anong itsura ng ubag ayon sa kakapirasong iniwan nilang labi? It is fully bipedal creature. It can walk properly, no? Maybe it has better climbing capability than kind of Homo sapiens. No? Ayon sa nahukay na ebidensya, lahat ng klase ng tao sa kasaysayan ay nagmula sa Africa. Kung doon din ang galing ang mga ubag, paano sila nakarating sa Cagayan? To go to Luzon, you have to have an open sea water crossing from the tip of Palawan to Mindoro, and Mindoro to Luzon, if you take that route. Of course, this homo could also take the longer route via Borneo, Tawi-Tawi, Mindanao, and then Samar going north. But that's a long route. And so far, we don't have any evidence at that site. Sa konting kwento ng tatlong ubag, inuhaw tuloy ng napakaraming tanong ang mundo ng siyensya. This is a game changer that everyone must take note of, that the Philippines is put on the map. As Mandy was saying, our sites are deserving of higher importance, and that's a testament to the efforts of our archaeologists throughout the decades. Mahal magtahi ng natural history. Bago nakuha mga piraso ng fossil na ito halimbawa, inabot ng 4 million pesos ang gastos. Pero ang bagong tuklas na ito ay hindi raw pwedeng hindi sundan para makumpleto ang kasaysayan ng tao sa mundo. Babalik raw sila Dr. Mijares sa Calao Cave para maghukay pa. Mark Salazar, GMA News.